Ikalabing-apat na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na bumalik sila malapit sa Pihahirot, sa gitna ng Migdol at dagat na pula, at magkampo sila roon, sa tabi ng dagat, sa harap ng Baal Zephon. Iisipin ng Paraon na nagkaligaw-ligaw kayo, at hindi na makalabas ng disyerto, at patitigasin ko ang kanyang puso, at hahabulin niya kayo. Pero papatayin ko siya at ang kanyang mga sundalo. Sa pamamagitan nito'y mapaparangalan ako at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. Kaya ginawa ito ng mga Israelita. Nang mabalitaan ng hari ng Ehipto na tumakas ang mga Israelita, nagbago ang isip niya at ang lahat ng opisyal tungkol sa pag-alis ng mga Israelita. Sinabi nila, ano ba ang ginawa natin? Bakit natin pinaalis ang mga Israelita? Ngayon wala na tayong mga alipin. Kaya inihanda ng Faraon ang karwahin niya at ang kanyang mga sundalo. Dinala niya ang 600 na pinakamahuhusay na karwahe ng Ehipto at ang iba pang mga karwahe. Bawat isa'y pinamamahalaan ng opisyal. Pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon na hari ng Ehipto. Kaya hinabol niya ang mga Israelita na naglalakbay na buo ang loob. Ang mga Ehipsyo na sumama sa paghabol ay ang mga sundalo ng hari, kasama ang mga mangangabayo niya, sakay ng kanilang mga kabayo at karwahe. Naabutan nila ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila sa tabi ng dagat na pula, malapit sa Pihahirot sa harap ng Baal Zephon. Nang papalapit na ang Paraon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita, kaya lubha silang natakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, bakit dito mo pa kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo pa kami pinalabas sa Ehipto? Hindi ba't sinabi namin sa iyo sa Ehipto na pabayaan mo na lang kaming magpaalipin sa mga Ehipsyo? Mas mabuti pang nanilbihan na lang kami sa mga Ehipsyo kaysa sa mamatay dito sa disyerto. Sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Ehipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit patuloy ka pa rin humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos, itaas mo ang iyong baston sa dagat para mahati ang tubig at makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Patitigasin ko ang puso ng mga Ehipsyo para habulin nila kayo. Pero lilipulin ko ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, mga ngabayo at mga karwahe. Sa pamamagitan nito, mapaparangalan ako. At kapag nalipol ko na sila, malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. Pagkatapos lumipat sa hulihan ang anghel ng Diyos na nangunguna sa mamamayan ng Israel, ganoon din ang makapal na ulap. Tumigil ito sa gitna ng mga Israelita at mga Ehipsyo. Sa buong gabi, nagbigay ng liwanag ang ulap sa mga Israelita at nagbigay ng kadiliman sa mga Ehipsyo. Kaya lumipas ang gabi na hindi nakalapit ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabing umihip ang hangin hanggang ang gitna ng dagat ay naging tuyong lupa. At tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa, na ang tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipto kasama ang kanilang mga mangangabayo, mga karwahe at mga kabayo. Nang mag-uumaga na, tiningnan ng Panginoon ang mga sundalo ng Ehipto mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy, at nilito niya sila. Tinanggal niya ang mga gulong ng mga karwahe nila para mahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng mga Ehipsyo, umatras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Nang nakatawid na ang mga Israelita,
Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang iyong kamay sa dagat para bumalik ang tubig at matabunan ang mga Ehipsyo at ang karuwahi nila at ang mga mangangabayo." Kaya itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat. At nang sumisikat na ang araw, bumalik ang tubig sa dati nitong lugar. Tinangkang tumakas ng mga Ehipsyo, pero ipinaanod sila ng Panginoon sa dagat. Tinabunan ng tubig ang lahat ng sundalo ng Paraon na humabol sa mga Israelita, pati na ang kanilang mga mangangabayo at karuahe. Wala ni isa mang nakaligtas sa kanila, pero ang mga Israelita'y dumaan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, na parang pader ang tubig sa magkabilang gilid. Sa araw na iyon, iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo. At nakita ng mga Israelita ang mga bangkay ng mga Ehipsyo na nakahandusay sa dalampasigan. Nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Ehipsyo. At dahil dito, iginalang nila ang Panginoon at siya'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises.